Yo, what's up mga kapatid, mga ka-Pinoy hip-hop, hip-hop yeah. community. So muli kami nagbabalik. Ako nga pala si Gab2J. Mark Lau, Golem, Dogs. So, kamusta muna dyan mga fans natin at mga tumatangkilik sa amin, mga nag-aabang sa mga upload videos namin. So, dalawang linggo kaming nawala dito sa eksena. Pero muli kami nagbalik, no? Dahil alam namin na maraming naghihintay sa mga upload videos namin dito, no? Sa mga suportang tunay. Salamat sa suporta. Mga kapatid natin dyan, no? Yung talagang yumayakap sa ating channel, no? So, ginawa namin ulit to. Kahit busy ang tropa, pinilit naming makabuo ulit, no? At mag-reunite ulit kaming tatlo. So, bago ang lahat, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para maging update tayo sa mga panibagong upload videos na aming ilalabas. So, Rottweiler po ng Crusada, naglabas na po ng panibagong diss track. So, si Rottweiler po, sa mga hindi po nakakalam, no? Trivia. Siya po yung bumitaw sa first verse ng Babala, ng Dear Critics, no? Babalawan. Dear Critics. Yung may paa, sa morgue, ha? Siya po yung bumitaw doon ng lahat ng susuway, di iiwan ng buhay, o, kanya po yun. So, third batch sila yata ng Dong... Second batch lang. So si Rottweiler po, member po siya ng Crusada na kinabibilangan niya Rapin Lapa, also known as Supremo at si Crusito. Ito nga po si Rottweiler at si Padrino po. Siya AKA po si Dorobo. Dorobo, si Maynard po. So shoutouts muna sa mga kapatid natin dyan na True Brown Style 13 ng Paranaque. Yeah! Dunggalo. At sa... Shoutouts din sa mga TBS 13 ng Makati. Yeah. So tuloy-tuloy na po tayo, no? Rottweiler po. So ang title po ng kanyang ginawang diss track ay Disrespect. So mabigat 'to. Pag disrespect, so sa mga walang respeto. So hindi na ho natin patagalin, mga ka-Pinoy hip hop. So let's go. Oh, shit. So, sinabi dito ni Rottweiler, no, ang dahilan ng gulong to ay nananahimik ang puta. So, ang mga daliri ay nakaturo sa salbakuta. So, sino ba yung nananahimik na pinagmulan ng gulong to? Diba, nag-umpisa to kaya Nana. Diba, sinabihan niya yung salbakuta na ano, live video na pinakita doon si Nana, no? So, ang nangyari, parang syempre, na nahihimik siya, itong si Salbakuta, eh, bumuelta. Ang gigil na eh. So, tahimik din ang Salbakuta that time. Tampulan ba tawag doon, ng turo at sisi, ay napunta sa Salbakuta. No? So, parang ganun yung nangyari. Ito ay komento lang namin, na base sa nilalaman ng kanta ni Rottweiler. So, comment below lang po kung ano pong mas malalim pang kahulugan ng nilalaman ng lyrics dito ni Rottweiler. So, tuloy-tuloy po tayo. Kana ng aso, wala nang teka, reta sa kwal ka sa leeg kasi wala kang etiketa. Sabi ni Bibi. Oh, so rekta nga, sakbal ka sa leeg dahil wala kang etiketa. So wala kang etiketa. So ibig sabihin ho nun wala kang tamang asal, no? Yun po yung term lang namin, no? Kung meron kang etiketa, kung meron kang sinasabi nga asal o yung mabuting ugali. Ethics, no? Meron kang respeto sa kapwa mo. May respeto ka sa mga nauna. Diba? Kaya nabanggit niya dito, wala kang etiketa. So, tuloy-tuloy ho tayo dito. Eta sa kwal ka sa leeg kasi wala kang etiketa. Sabi ni Bibi. Tap na. Ilang taon na nag-arap. Sabi ni Kiki. Matisik na siya pa. Hindi pa yung matataw sa mga nag-arap. Tapos biglang. Oh, so ayun po, no? Talagang rektang binanggit dito ni Bibe. Ni Rottweiler si Bibe. Okay, so kilala naman po natin lahat at hindi na po ito bago. No, kung sino po si Bibe, si Skastakli o si Nana na binabanggit po nila. Siya po yung sabi, no, ng karamihan, no,
na sa kanya nagmula yung galing ang lahat ng gulo. Ng gulo. Kaya nagkaroon ng rap game at nag-umpisa na yung mga diss, no? Magkabilang kampo, nagbatuhan na. Hanggang meron nang napunta sa pinakailalim, no? Yung mga kuya na nakialam. Sangay-sangay na. Andiyan na yung mga kumukonsinte at andiyan naman yung nagtatanggol sa kultura at tumitira sa mga walang respeto ng mga baguhan, no? So, ito si Rottweiler, no? Hindi lang ito binabase niya ang pag-rap pagdating sa mga lyrics, lirikalan lang, no? Pagdating din sa gangsta rap at pagdating din sa reality, eh, halos parehas na ni Supremo o ni Rapin Lapa. Ganun ho yan. Yung tatlo na ho yan na member ng Krusada. Talagang hindi lang ho talaga puro sat-sat to. Talagang pwede rin din nilang gawin yung mga sinasabi nila sa realidad o sa street. No? Yung sinusulat nila, talagang nangyari yun. Sila din po yung kumanta ng Warlord, Buking Inang Beach. Sabik sa Bawi. Sabik sa Bawi. Kanila po yan, ha? Krusada. Pangkrap. Pangkrap. Tsaka high school life. High school life. Yung mga pumutok po nung mga 2000. Halos magkakasabay sila ng Salbakuta. Stupid love. Mga millennium era, no? Kaya para sa amin po, no, eh, mataas ang respeto po namin dito sa Krusada. No? Hindi po porket na gangsta rap, no, at malaking gang nila, kaya namin sila nire-respeto. Hindi ho. Isa po sila sa mga nagmula, iniidolo at nagbumuhay ng hip-hop. Isa rin sila sa mga nagbukas. Kumbaga dumami, Pinoy hip-hop. Pinoy hip-hop, gangsta rap, no. Talagang buhay na buhay yung time na yan, yung mga early 2000, no. Dahil din sa kanilang kasi mga kanta. Ko, medyo namatay yung Pinoy hip-hop nun kasi pumasok yung mga rap metal nun eh. Mm. Kaya itong tatlong to, Krusada, ang silang nag-angat ng Pinoy hip-hop nun. So, real talk po yan. Okay, tuloy-tuloy tayo mga ka-Pinoy hip-hop. Oh, grabe yun, no? Lalim yun. Yeah. Nung naningil na daw yung tendero, no? Yung sa pispula, no? Sausawan ng sausawan, no? Yung naningil na yung tendero, bigla na nagkulasan. Ano yung parang hit and run? Pwede. So, ganun yung nangyari. Ayan na nga, no? Yung mga gumagawa ng ingay, nawala bigla, kumbaga. Tama yun. Wala. Yung mga nag-umpisa ng gulo, no? Yung mga gumagawa ng ingay, nung pumalag na, eh nagpulasan ng mga gunggong bilang term ng gunggong bilang nanahimik, di ba? Dog na lang dog. Kasi ang term pare. Dapat kung talagang may bayag ka, hindi ka lang sa salita. Meron ka ring gawa. So ito na, pumalag na. Kumbaga, merong mga keyboard warrior, meron namang video warrior eh, no? Pagdating sa video, ang tatapaw. Huwag niyong gawin kung di niyo kayang panindigan. Ah, tama. May punto ka dyan. May punto ka dyan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Kaya, top na. Ha? Top na. Shut up. Diba? Shut the fuck up. Okay. Joke lang po yun. Joke lang. Let's go. Awa ng sawsawa nung nanihim na ang tindero. Bakit biglang nagpupulasan? Eto payo, mga ka. Hindi tawagin konsinte. Sabay-sabay natin kutusan ang mga hindi nakakaintindi. Oh. So no, sinabi dito no. So ito mga kap, no. Yung ano ba yung kap, kapatid, no? Siguro. So kasi may mga highlights yung mga dito eh. Lyrics ni ano, may highlights na pula. Mga lyrics dito ni Rottweiler, no. Parang may pinapatamaan siya dito sa kap eh yung main word. Yung kap na to eh nagmula ito sa grupo ng 187 Mabsa, no? Kasi sa saan lang galing ito, Cap, no? Pakitama na lang ako kung mali, ha? May AKA Cap. Hindi, may tawag din kay Abadon, Cap. Kapitan, Cap. Kapitan, no? Ano, parang bansag niya, sa isa't isa? Parang, sa 187, may tawag lang silang ganun. Hmm. So, ewan ko lang kung tama din po ako, no? So, comment below po tayo, mga ka-Pinoy hip-hop, no? So, ito yung opinion lang po namin. Pero yung World of Cup dito parang may pinapasaringan si Rottweiler dito. Parang yun yung... Hindi ko lang alam kung yung 187 Mobster, no? Kasi konsinte. Sino ba yung mga kumukonsinte, no? Yung mga kalimitan na binabanatan ng Dunggalo. Eh, madalas nang binabanggit sa mga kumukonsinte. Eh, sila Marcosa, Maglas, Abadon. Ito po ay base lang sa aming ano, no? Kasi saksi din po kami sa rap game, no? At bago pa mag-uumpisa ang rap game na yan, halos eh
na-review po namin yan at napanood po namin. No, updated po kami diyan. So ito po ay napapaloob po lahat to sa Rap Game. Itong pong mga na-comment namin dito. So hindi po namin gawa-gawa to. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Para hindi tawagin konsinte, sabay-sabay natin kutusan ang mga hindi nakakaintindi. At kung down kayo sa brown, kumanta sa anibersaryo at hindi masabing at kayo tuwing worst case, oh. So mabigat ho yun, no? At kung down talaga kayo sa brown, no? Yung brown na binabanggit nila dito po, ito yung kapatiran, yung gangsta na tinatawag lang true brown style 13. O, yun po ang tinatawag nilang brown doon, no? At kung talagang down kayo sa brown, eh, kumanta tayo sa anibersaryo. Hindi yung babanggitin lang natin yung brown kapag naipit na tayo, no? Sa mga worst case scenario, no? Oo nga naman. Halimbawa, katulad yung nangyari sa banggaan ng ni Smuglas, nabanggit ni Smuglas na about nga sa brown style, di ba? Proud siya. Proud siya. Pero umiiwas din siya kila Supremo. Kasi alam niya Dunggalo. Kasi krusada, di ba? Tsaka alam niya Dunggalo. Talagang magkakaipitan din, no? Alam din ni Smug na Dunggalo, miyembro ang krusada. Ang PBS, no? PBS. So ang nangyayari dito, no, parang pinang sasanggala yung... yung grupo ng brown style, no, para hindi siya mabangga, no, kumbaga brotherhood ka, brother niyo ako diyan, ka member niyo ako, so yun ang ginagamit. Pero ang sinasabi talaga dito ni Crucito, kung talagang down ka sa brown, no, dapat sumuporta ka rin kasi pare-parehas tayong brown, eh. Sumuporta ka sa amin. Bumaba ka sa anniversary natin. Kumanta ka, 'di ba? Kung ano yung pinaglalaban namin, sumuporta ka, iisa tayo. Yung lumalabas kasi parang kasi kinakalinga nila yung mga tarantado ngayon na rapper, eh. So, maraming kumukonsinti, no? Kinukonsinti. Tapos panagkakaipitan, ilalapag mo yung ipangaharang mo yung grupo mo na true brown style, no? Para malabas ka sa eksena, mapagtanggol ka. Dapat hindi ganun. Iisa lang kulay lang dapat. Okay, yun po yung pinapayag ni Crucito Uno. So, comment below lang po. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Kayo tuwing worst case scenario, ako'y marami din namang kamali ang nagawa. Ngunit ayokong makwestiyon sa aking pagtanda na may bata. So, mabigat po yun, ha. Sinabi ni Rapwinder doon na aminado talaga siya. Hindi siya nagmamalinis, no? Aminado siya nga, marami siyang mga kamaliang nagawa, no? Pero, hindi niya ayaw niya nga ma-question, no, sa kanyang pagtanda, no, na may mga baguhan na magtanong sa kanya. Ito mga kupal, mga walang respeto, bakit hindi mo sinaway pagdating ng oras? Ako din hindi lang gagawin 'yun, 'di ba? Siyempre alam ang lagpasan ko 'yan. Bilang sa kuya, pare. Oo. Babalikan ko 'yan para pagdating ng araw, at least kahit man lang makaalala ka nila. So malinaw na malinaw dito kay Rap Wilder, no, na hindi siya naghuhugas kamay, hindi siya nagmamalinis, no. Ayaw lang niya ma-question, no, pagdating ng oras sa pagtanda niya, no, ng mga bagong uspong na mga rapper, no. Bakit ito yung mga kupal na to? Bakit ito hindi mo man lang nano? So ngayon pa lang talagang nililinis na ngayon ni Rap Wilder, talagang binabatikos niya. Lalong-lalo sa mga walang respeto sa mga nauna at sa mga gumagago, sumisira ng kultura, tumihila sa mga kapwa rapper pababa. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tingin ko dyan sa first verse, hindi siya nang didis, eh. Kumbaga, ginugulat niya yung mga ibang nagkamali na, pare, bakit ganyan yung ginawa nyo? Imbis na itama nyo, parang kinukonsinti pa nila, di ba? Parang kinakalapit niya, no? Ginigising niya, hoy, alam ba ninyo mga ginagawa ninyo? Dapat ganun. Oo, ganun. Ganun yung... Tapos bigla may ngilag sila sa brown. Dapat una pa lang, nag-courtesy call sila kaila Supremo na, pare, kami nang bahala dito sa mga to. Kumbaga, pag sasabihan namin. Tsaka kung may respeto sila sa gang nila, at alam din na yung mga mamabangga din nila, halos karaniwan din na, member din ng gang. Dapat hindi na nila ginawa yun. Diba? Nag-iisip ka rin. Tapos, in the end, biglang ganyan, ganito. Ganyan, siyempre, nangyari, diba? Kahit tayo, magka-brother tayo, kapatid, magtatampo ako sa'yo, eh. Diba? Alright, so tuloy-tuloy tayo, mga Kapinoy Hip Hop.
Ngunit ayokong makwestiyon sa aking pagtanda na may batang magtatanong. Parang sampal sa aking mukha na may kupal-kupal na rapper noon, pero wala kong ginawa. So ang ganda doon ng pasok niya, ano, no? Yung parang reference na tayo, no? Yung ginawa ni, yung lyrics ni Android doon, no? Nobody moves, nobody get hurts, no? Parang yung sa kanta nga Saranggola ni Pepe, no? Yung Francis M featuring Andrew E, no? Okay, tuloy-tuloy ho tayo. Nobody gets hurt. So malinaw na malinaw ho sa chorus ni Rapwiler, no? It is respect ang mga mayayabang, shake hands ang mga down to earth, no? So malinaw po dito na talagang tinitira niya dito yung mga walang respeto, no? Mga walang paggalang sa kapwa, mga ano, mga hindi marunong lumingon sa mga nauna, bastos, mga malalaki ng ulo, no? So mabigat to, ito real talk to na binibitawan dito ni ano ni Rapwiler, no? So tuloy-tuloy tayo. So yun. So malinaw ho yan, kaya sila nandito si Rapwiler, at hindi lang siya, no, yung pag sinabing Rapwiler ay Krusada po yan, member po ng Krusada. Pag sinabi pong Krusada, Dunggalo ho yan, iisa lang ho yan. So malinaw dito, kaya sila nandito dahil marami na bumababoy sa kultura. Yan po ang pinaglalaban ng mga nauna at lalong-lalo na itong mga taga-Dunggalo. Anong ibig sabihin nito? Mga rapper ngayon, mga Kengkoy? Di pa rin. Parang mga bastos na... Oh, kasama na yung bastos. Tapos yung walang paggalang, walang respeto. Binababoy na rin yung kultura, marami na nagsulputan ng mga iba-ibang... Baga music na lang. Kasi sa panahon ngayon, marami ng rapper. Payabangan na lang dahil doon. Ganon, pwede. Marami ng mga rap artists ngayon, pero hindi na hip-hop yung formahan, kumbaga, di ba? Mag-create ng bagong... Yung mga nilalaman lang lyrics ay hindi na rin magaganda. Bagong breed. Mga bagong breed ngayon. Baga, ngayon, kahit sino pwede nang mag-rap. Mm. Di ba? Hindi kagaya nung mga, sabihin natin, early 2000, mga late 90s. Basta pag sinabi mong rapper, hip-hop, gangster, mga malalaki yung damit, eh, di ba? Tsaka yung mga panahon, yung mga time na yung pre, pag gumawa talaga ng lyrics, naabutan natin yan, no? Kain yung kasagsagan din natin, no? Talagang nasa puso mo yung pagsusulat. Oo. Nasa puso mo. Hindi yung katulad ngayon, eh, ang dami mga nagsulputan, no? Meron pang mga copycat din sa ibang states, no? Sa ibang bansa, no? Tapos eh, i-apply dito sa Pilipinas. Ano, napapansin ko lang, ha, mga rapper ngayon, parang ano, eh, walang identity. Utang na baka itong XP na ito sa susunod. Parang BTS na rin ito, eh. Oh? Parang mo, kung mainit yung kasama na, rekta yan, ha? No? May point din naman kasi siya, eh. Kasi, kumbaga sa pagiging originality, wala, eh. Di ba? Hmm. Ito yung sinasabi dati pa yung mga rapper na walang identity. Nung nakaraan, punks ka. Nung uso na hip-hop, hip-hop ka naman. So, nung nalaus yung hip-hop, punks ka naman. Balingbeng. Di ba? Parang iniisipin ko yung time na, yung time dati, hip-hop versus punks versus rockista. Mas maganda yun. Baka yung mga, kasi kanya-kanya talaga. Kaya solid. Hip-hop, hip-hop ka talaga. Yung mga rapper ngayon, hindi umusbong ng ganyan. Kasi oh, may mga ganong klaseng ano, di ba? Mm. Yung po ay isa din sa malaking bagay na... Akala ko pinatay na ni Andrew ito, eh. Mga hunyang mo na ito, eh. Tsaka, Brad, no? Hindi nang isa sa pinaglaban ng mga nauna. Oh, mga una, oh, di ba? Laban ng Andrew niya, yan. Mga kulturang to. Ng ghetto dog. So, tuloy-tuloy tayo, mga Pinoy hip-hop. So, mainit-init ngayon ang ating tinatalakay dito at mga komento. Mainit-init din yung nasa likuran natin dyan, no? Yeah. Yeah, yeah. So peace lang tayo, peace. Yeah, now, peace. So happy lang, no? Happy lang, good vibes happy lang tayo. Good vibes. Masaya lang kami kasi nagsama-sama ulit kami tatlo. Okay, so may kwento lang namin siya. Hindi kami ay vlog, may maintenance kami, may maintenance. Okay. Alright, alright. Dahil diretso. Ang ating kultura, ay ang daming bumababoy, kaya kami napapamura. Dito para
Oh. So mabigat 'to 'yun, no. Yung kaya nagsulputan ngayon itong mga nagtatangkol sa kultura, no, katulad nitong mga krusada, bunggalo. Hindi 'to para sa kasikatan, kaya sila lumabas, o para lang sa pera. No? Kasi maraming sasabi, no, kaya sila nagsulputan kasi may AdSense na nga para sumikat sa ganyan, may pera. Hindi po 'yun ang ibig sabihin nila. Ang pinupunto nila dito eh pagmamahal sa kultura, kultura, respeto sa bawat isa, no? Paggalang. So kaya sila nandito eh para dun nga sa kultura ng ipinaglalaban nila, hindi para sa kasikatan. Sayang at naman pera. Yung ito na yung pundasyon. Para sa kanya ito naiisip ko, para. Isipin mo sila dati, mga rapper. Hirap pang gumawa ng album. Oo. Talaga nga. I-compare mo ngayon, yung mga rapper ngayon, try nilang gumawa ng album kung katulad din ng sinauna na may bibili rin kagaya sa market. Ngayon, madali lang. Upload ka lang. Ay, madali na lang. Kahit wala na eh. I-upload mo lang sa YouTube yan eh. Ikaw na lang mag-isa, kaya mo gumawa ng kanta. Dati talagang pahirapan, talaga dugot pawis. Talagang dadaan ka sa butas ng karayong bago ka sumikat. Mahanap ka pa ng mga studio. At sasali ka pa sa mga rap battle, mga patimpalak dyan sa barabarangay. Dyan ka talaga masusukan. Dadayo ka sa iba't ibang lugar, iba't ibang syudad para maipaglaban ng may pagkompetisyon, no? Danas niya ba yan? Danas niya? May pakita mo yung galing mo sa pag-rap. Danas niya ba? Danas natin yan, bre. Wala. Posibleng alright. Posibleng di mo nararamdaman yun. Alos eh. Napiagdala natin yan eh. Dugot pawis na. Alos muntik na nga tayong madisklasya. Ako muntik na madisklasya. Muntik na ako paparil dyan. Dahil sa rap contest na yan, no? Talagang mainit din talaga yung hip-hop talaga nung araw. Hindi lang mainit ang rap nun. Gangsta-gangsta talaga yun. Gangsta-gangsta. Gang lang talaga nun. Ganong kahirap po nung araw. Tsaka so, hindi lang gangsta yung kalaban mo. May mga pangkista, rakista pang nag-aabang sa'yo. So ngayon sa mga makabagong henerasyon, no? Napakaswerte nila, no? Swerte ganun nyo. Lang kadali. No? Smooth na yung rap ngayon eh. Tsaka ang daling gumawa. Kasi may studio. Ngayon no, may internet. Hindi, ngayon wala, wala recording studio eh. Oh, pwede ka, pwede mo na mag-grade. Pwede mo gawin eh. Pwede kaya. Download ka lang ang beat sa YouTube. Yung mga apps dyan na editor, pwede mo. Oh, nagsilabasan yung mga apps na yan. Kaya masyadong napaka-smooth na ngayon kumpara mo sa mga panahonan dahil. Tapos, bobo ka na. Tanga-tanga ka man ito, may auto-tune dyan. Ang maganda ng boses. Maganda ng boses. Nadayain mo yung boses mo. Oo, pare, di ba? Alright, so tuloy-tuloy tayo, mga Kapinoy Hip-Hop. Wow. May ibabalik lang natin bagya, no? Medyo may laman yung bitaw doon ni Rap Wyler. Sa kasikatan, hindi to para sa pera, para basta lang isugan ang pangalan ng krusada. So hindi lang to para sa pera, para sa kasikatan, para isugal yung pangalan ng krusada. Yun na nga malinaw na binibitawan dito ni Rap Wyler, no, mga kapatid. So dire-diretso tayo. Sa mga hapon at walang respeto sa nauna na kailangan mapigilan bago pa maging epidemya. So etong kaya sila lumabas, no. Kaya sila hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kasikatan. So kaya sila bumabatikos ngayon, no. Talagang dinidikdik nila yung mga walang respeto, no, para sa mga hambog at mga walang virus, respeto. Virus ka sa kultura to eh. Siyempre so, sasaktan sila eh. Ngayon pa lang, no, eh talagang pinipigilan na nila, talagang kumbaga eh gusto na nilang burahin para hindi na kumalat, no? Parang ganito lang maging yan. Epidemya. Parang ganito lang yan eh. Pagmamahal sa kultura, pagmamahal sa pera. Pare, kung sa kultura, mamahalin mo yung pera. Oh, pare, andi dyan na yan. Pero yung kultura, ipagtatanggol mo, kumbaga, para sa puso mo, mas mabigat pa rin yung kultura pagdating sa pera. Oo, eh, diba? Kultura yan, pare. Kumbaga, yan yung nakamulatan mo. Yan yung sinusunod mo. Gamitin mo yung kultura sa maayos na paraan. Tama. Hindi yung may kinabang ka na lang sa kultura na pinaghirapan ng mga nauna, ibababuyin mo pa. Ahaluan mo pa ng mga walang kakwenta-kwentang mga sinasabi. Mga nagsilabasan na ngayon ng mga bagong henerasyon na hindi ko naman sinasabing lahat, no? Maraming idea. Mga iba-ibang mga datingan na pagdating sa hip-hop, no? Parang nag-iba na yung itsura ng kultura natin. Nandiyan na yung pambababoy, no?
So tapos, talagang tapos matindi na. Tapos panghinaan mo ng low yung mga aspiring rapper. Mali yun, brother. Tama, diba? tama. Dapat hilaan dapat pataas. Dapat hilaan pataas. Hindi pababa. Turuan nyo kung papaanong formula yung ginawa nyo na umangat kayo. Ituro nyo sa kanila ng pakonti-konti. Ganun lang yun. Share your blessing. Oo. Diba? Okay. Share your knowledge. Tulungan lang, yun lang. Tulungan lang. Let's go. Kailangan mapigilan bago pa maging epidemya. Huwag kang mag-alala kahit labo-labo ang eksena. Huwag pa rin ang aking bundirya at hahanapin ko sa gera. Mabigat yun, no? Itawan dito ni Rapweiler, no? Sinabi niya, no? Huwag kang mag-alala kahit labo-labo yung eksena, no? Kahit lumipas yung panahon, nakatatak. Ikaw pa rin yung hahanapin ko sa gera. So, nangyayari na kasi ngayon ay nagkagulo-gulo na. Andiyan yung Salbakuta versus 187 Mobsta. Tapos andiyan na yung nagtira na si Ace Pipes versus sila Kuma. Akuma. Sasawa na, ungkata na ng mga ano. Ngayon ito si si Rapweiler o si Crucito Uno, no. Huwag kang mag-alala, no. Kahit labo-labo na eksena kumbaga ikaw yung puntirya ko pa rin sa gera, kumbaga naka-target na. Naka-target, naka-lock, pre. So alam dito ni Rapweiler kung sino talaga yung titirahin niya. No, kung sino talaga dito yung punot dulo. Alam niya, kumbaga hindi ako gago para sumausaw dito, sumausaw diyan. Titirahin ko si ganto, si ganyan. Kumbaga hindi lang para moves. Alam ko kung sino yung pupuntiryahin ko dito, naka-target ako sa iyo. Naka-focus lang ako sa iyo. So talagang mabigat. Tama. Iba talaga si Rapweiler, no? Kahit nung araw pa, no, pare, no? Yung high school days natin, pag itong pinainggan natin, talagang paglabas mo ng bahay, gagangster, okay, no? Pag napahinggan mo. Tama siya kasi ito. Solid yung mga binibitawan. Ito, punot dulo na ito. Pag tinagpas ko ito, mananahimik na itong mga bakaylamero. Grabe. Talagang mainit. Pagdating talaga sa mga lyrics-wise, talagang iba talaga sa lirikalan to si Rapweiler, si Rapin Lapa. Talagang madidiin yung mga binibitawan nila. Talagang may lapa, talagang may suntok. Feeling ko. No? Talagang pag binangga ka, talagang bubunggo talaga sa'yo. Ito, kung mali ako, feeling ko, hindi lang sa kanta, pati sa realidad yata. Oo, totoo, pre. Nabanggit na natin kanina. Ano yung nilalaman ng kanta nila? Kaya nilang gawin yan, no? Pagdating sa street, no? Hindi lang basta lyrical. So, mabigat to. Pag binangga nyo Crusada, Dunggalo, isa lang ho yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. So, palapatamaan dito si Looney. Looney Show. So, tugma na naman. So, ulitin lang ho natin bagi ano. Pinto sa gera at para sa hari-hari ang extraordinaryo. Tugma na paglipas ng panahon, magiging hari ng bugma. Para sa hari-hari ano, sa mga sa extraordinaryo. Tumugma, no. So magiging dating araw magiging ugma, gugma ba? Yung ba yung mga may ulti, metaphor. So hindi ko lang alam ibig sabihin ng gugma, ibig sabihin dito ni Rapweiler, no. So comment below po kung anong ibig sabihin ng gugma. Gugma? Gugma. Hindi natin alam kung malalim na ibang lengguwahe, no. Ibang lengguwahe. No? Baka malalim na Tagalog. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So, ito talagang ang pinapasaringan niya dito. Hindi pasaring, oh. Talagang rektang sinasabi niya dito, no. Sa si Looney, no, na napaka-imposible na hindi mo kilala kami ng Crusada. No? Napaka-imposible, no. Hindi niya kilala Crusada, pero kilala niya si Andrei. Kasi dalawang hari lang pala nakasama sa Manila, Yokohama. Paki-comment na kung ano yung Manila, Yokohama. Parang doon nata sila yung ano, yung nagsama si Francis M. tsaka Andrew, parang may ginawa silang about sa rap. Oo. Kasi yung mga kumbaga project. Oo, parang ganoon, no. May event sila. Syempre, kung magkasama yung dalawang hari, 'di ba? Syempre kasama rin tong mga Dunggalo artist, no? Kasama tong Crusada. Kasi hindi naman babanggitin ni
Crucito 1 to ni Rottweiler, kung hindi niya rin na time, yung time na yun hindi niya rin nakita itong yung makanya-kanyang artist nila. Siguro si Kiko no, si Francis M no, kasama niya rin tong grupo na to, para public no. Nag-meet siya ba ngayon? Nag-meet din niya no, kaya imposible na hindi mo kilala kami, hindi mo kilala to. Hindi, so napaka-imposible no. Napaka-imposible mo na. Kasi ito malino na binabanggit dito, dalawang hari lang pala nakasama sa Manila, Yokohama. So, parang ang nangyari, parang idinidinay kasi dito ni Luni, no? Na parang yung sa show niya na kahit magtanggal ang maskara, hindi ko pa rin kayo kilala. Yung mga tumitira sa akin, no? Grabe, no? Kaya nga. Lupit, sikat. So, ito si Rottweiler, marami siyang sinasagasaan dito, no? Talagang mga mabibigat dito yung mga binabanatan niya, no? Talagang yung mga kumukusinde. Kasi si Luni, isa rin sa kumusinde dito, di ba? Oo. Kumbaga, hindi niya rin ginalang dito yung mga nauna at hindi niya kinilala yung hari, isa lang kinilala niya dito. At ito rin si Nana, no? Talagang pinuntirya din dito ni ano. Gaya sinabi ni Golem, lalo na yung mga lumaki yung ulo. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Sa Manila, Yokohama, walang utang na loob, nakakalimot ka na ata, kundi dahil sa tubig na walang Republic sa Bulaga. Shit. So, walang utang na loob, no? Nakakalimot ka na yata, no? So, kung walang salbakuta, walang Republic sa Bulaga, no? Bulaga. Kasi ang parang kanto kasi po yun, no? Nung panahon ng salbakuta, no? Parang yung salbakuta ho, talagang parang pandemya rin ho na pumutok. Umabog talaga yun. Talagang ganun ho kasikat. Talagang isa rin sa mga bumuway ng hip-hop noong time na yun. Hindi no? Lang Pilipinas yan. Nung sumikat po yung salbakuta na Stupid Love, no? Marami hong mga rap artist na nagsulputan na gumawa rin ng mga love song rap. Dahil po dun sa salbakuta, muling nabuhay yung na-inspire hip-hop community. Na-inspire sila. O, marami pong na-inspire. At nung sumikat po yung kanta nga Stupid Love ng salbakuta, nagkaroon naman ng kompetisyon sa It Bulaga, no? Sa Rap Public. Kung magigets nyo, halos karamihan po dun sa Rap Public, halos lahat po ng mga artist o mga grupong sumali dun ay puro love song po ang labanan dun. So, kumbaga, parang pinapalabas ni Rottweiler dyan. Nagkaroon ng Rap Public sa concept ng love song ng Salbaota. O, kasi dikit-dikit nempre. Dikit-dikit na yan eh. Diba? Kasagsagan na yun. Kasagsagan pa rin ng Salbaota. Sikat pa rin yung Stupid Love na yun eh. Diba? Tapos si Kiko, si Francis M, no, gumawa siya ng Rap Public sa Itbulaga, no? So, yung mga panahon pa rin, kung mapapanood nyo, diba, sa TV, diba? May kita nyo, puro mga love song, no? Yung mga naglalab, yung Steve Vigas, yung grupo ni Luni. Well, love song yung bitawan din nila nun eh. So, yung love song na yan, kung hindi dahil din sa Salbakuta, hindi magkakaroon ng motivation, no? So, ibig sabihin, yung mga bagong artist, yung mga sumusunod na mga artist, no? So, meron silang pinaggayahan. Ibig sabihin na meron silang pinagkuhaan ng pattern, may linya silang sinundan, di ba? Ganun lang naman yun eh. Oo. So, ito, mabigat itong sinasabi dito ni Rottweiler, no? Walang utang na loob, no? Nakakalimot. Kanata, no? Grabe. So, may masasabi ka doon, Mark Lau? Dami, pare. Ako, anong sasabihin ko? Igil mo na yan, nakakalimot ka na eh. Grabe. Ito, real talk talaga to, no? Nabablock na yung mo eh. Mentalidad mo eh. Okay, so, tuloy-tuloy tayo, mga ka-Pinoy hip-hop. Saka, may point ka din kanina, hindi siya marunong lumingon sa pinanggalin. Oo. So, parang ginagawa niyang, parang ang dating dito, parang binabaluktot niya yung katotohanan. No? Ginagawa niyang sinungaling yung kabila kasi hindi niya sinasabi yung totoo na kilala ko to, kundi dahil sa mga, sa grupo na to, no? Sa Salbakuta o sa galing sa Dunggalo, no? May point ka dyan. At kay Andrew E, kay Sir Andrew, no? Na hindi magkakaroon ng Republic yung bagay sinusundan namin na linya. Although kasi si Francis M ang gumawa ng Republic sa Itbulaga, no? Siguro hindi magandang kaibigan niya si Luna. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Alam mo bakit? Bakit? Kasi kunyari kaibigan ako niya, pag sumikat ako, nililihim niya eh. Ha? Pwede, may point ka dyan. Diba? Kumbaga, hindi totoong kaibigan. Oo, pero kung wala akong nagawang
sisiraan niya ako. Pero sana mali tayo sa naisip namin. Oh, okay mga Kapinoy Hip Hop, ito po ay sariling opinion lang po namin, no. Opinion lang po namin 'to, comment, no. So, comment below lang po sa mga gusto pong makadagdag ng mga comment natin diyan para mga maging mas malinaw po 'yung mga usapin na 'to. Okay, so tuloy-tuloy lang. Nakakalimot ka na ata kung di dahil sa stupid up, walang republic sa Bulaga. Kaya huwag kang pakakampante, tingin-tingin lagi sa kotli. Baka sumalto ka ulit at sa munti ka na magmulti. Nabigat yun, no? Alam na kung sino yan. Lingon-lingon sa kodli, no? Likod. Yung katotong sinabi ko sa inyo, pag laking dunggalo ka, alam mo yung mga salitaan dyan, puro baliktad ng mga Tagalog nila dyan. No, baka sumalto ka daw sa munti, no? So grabe. Doon na siya magmumulti. Oh, so talagang si Luni ang binabanatan ngayon dito ni Rap Wilder. So parang dating dito ni Rap Wilder, parang 5N1 yung banatan niya dito, no? Hindi pa. Parang lahat-lahat kumbaga inaararo niya. Isang karet lang kay sa akin, isang gilit lang kayo sa akin, lahat. Pero galing, no? Rapin laban tsaka siya. Nung araw pa yan, real talk talaga, no? Pagdating sa dalawang ano yan, sa dalawang artist na yan, talaga nga Crusada, puto the best yan, no? Yan ay nakamulatan ho namin, no? So, real talk sila, real talk. Wala yung paligoy-ligoy. Wala nang straight to the point. Straight to the point. Wala nang mga kakeme-keme, wala nang mga palamuti pang mga kung ano pang mga sinasabi, wala nang mga multi-multi pa. Straight to the point po yung bitawan niya dito. Mapapaisip ka, no? Eh siya kanyan, talagang nagigets mo na agad. Magigets mo kung ilang beses mong papakinggan. Oo. Hindi ka gaya nito. At ito, talagang banayad na at banayad. Talagang real talk at talagang mabibigat yung mga binibitawan dito na lyrics ni Rap Wilder, no? Mga Kapinoy Hip Hop. So kami po isa sa mga saksing buhay diyan. Mga panahon na yan. Kahit hanggang ngayon ay ganun na ganun pa rin nga kabigat. Ganun-ganun katindi, kakilabot yung mga lyrics ni Rapin Lapa. Ay, ni Rap Wilder. Hanggang ngayon. Shoutouts din kay Rapin Lapa. Ayan, isa sa mga iniidolo namin. So, nag-comment sa atin yan. Keep it up lang daw. So, maraming salamat sa'yo, Rapin Lapa. Okay, tuloy-tuloy tayo. So, ito parang pati yung boses nag-iba na. Parang si ano ata 'to, binabana ang ngayong pinariringan niya dito, no? Parang si Ace Pipes, no? Na tangina mo, hindi ko kailangan magbangga, magbanta, no? Magbanta. Sorry. No. Dapat sana alam mo kung sino yung binabangga mo, no? So ulitin lang natin. Pati dito. Oh, alam na this. So malinaw ho yun, ha? Katulad po ng nabanggit ko kanina, alam no? Na this. Si Ace Pipe po ang pinupunto dito ni Rap Wilder, no? Isang banatan, ang dami niyang sinagasaan, eh, no? Parang bulldozer. Kasi binangga din ni Ace Pipe dito si ano, si Rapin Lapa, no? Yung setup talagang nag-bisback up, sumagot si Ace Pipe, no? Tapos nagbanggaan na sila sa ano. Pagdating sa baba, nagbanggaan na sila ni Akuma, no? Akuma from hell po yun ang binabanggit po namin dito. Isa rin sa mga gang member din ng True Brand Style 13, no? Si Akuma, no? Siya na yung bumangga kay Ace Pipe, no? Tapos sinabi dito, biglang nakikipag-usap pa kay Akuma. So anong ibig sabihin nun? Parang hihingi ka lang sorry. So ibabalik natin bahagya, no? Talagang mabigat itong linya na binibitawan dito ni Rap Wilder, mga kapatid. Walang dalagita, dami sa iyong gustong tumira at ang balita, nakikipag-ayos ka kay akong matat mo gana. Di mo na pwede nasabihin, joke lang yon sa kalye, pagbigla kang sinakal, real joke. So talagang nakikipag-ayos siya kay Akuma, no? Pero wag naman Touch, sana. Move ka na. Move ka na, mate ka na sa susunod. Wag naman sana. Tapos sasabihin mo, joke lang yun. Putang ina.
pag sinakal ka sakali, yun ang real talk yun. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Rap lang. Yun, yung mga sinasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, do, iba ang usapang lirikalan at iba rin na sabagating sa street. Real kahit time. Sabi ni ni Rapin Lapano o ni Rapweiler na rap lang tayo. Paano yung mga gang member? No? Kasi binangga na ito ni Ace Pipe, yung isa sa mga nirespeto nila. Isa sa mga haligi din ng gang. Hindi mo na makakausap yung mga yan. Sa mga, isa rin sa mga naunang rap artist. No? Bababuin lang, no? Babanggain lang nito nga batang ko. Oo, may mga sariling ano yan. May mga sangay-sangay yan. So grabe, no? Para kang dalagang mola, no? Maraming usong sa iyong tumira. Utangan na mabigat yun. Wala, eh kung ako naman si, ano eh, Rapweiler, hindi ko masasabihan lahat yan. Hindi ko mapiplease yan. Dahil iba-ibang ano yan. So, iba-ibang pananaw eh. Ang daming pinunto dito ni Rapweiler dito sa kanta niyang Disrespect, no? Ang dami. No? After ng mahabang diss track na naglabasan ng batuan, ngayon lang lumabas si Rapweiler, no? At sa sobrang haba rin ng pahinga niya, ayan kaagad yung bubuhay. Talagang at sorpresa sa atin. Kumbaga sa isang liham, para sa lahat to. Pero tama si Mark lang, huwag naman. Huwag naman. Siyempre. Huwag naman yung... Kahit sa amin, ayaw din namin ng physicalan na. Ano lang, rap lang. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Ibabalik ko lang bagya, mga kapatid, kasi talagang masarap pakinggan na talagang pumapantig sa tenga namin. Talagang na-miss din namin yung boses nito ni Rapweiler, no? Sa tagal ng panahon. Nakakakilabot din, okay, eh. Okay, no? Rapweiler, Rapin Lapa, isa po sa talagang mabibigat pagdating po sa mga lyrics yan. Ako napapaisip, pre. Kasi kilala ko itong mga krusada, pero kinakabahan din ako sa sinabi mo, eh. Na? Di mo rin masasabi na opinion ng ibang kagang na gagawin, eh. May sarili mga utak yun, eh. Mga yun, eh. Hindi mo ko control yun. Hindi mo ma-please yung mga yun, ha. Pero kaya nga, sana, wag naman sana. Wag naman, siyempre. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Hiling na pinapractice, makinig ka batang taga. Kahit magtanggal kami ng maskara, kami pa rin ang pinakakasmala. Real talk dito, ang usapan, hindi ito multihang mabilis. Kami ang originally from Pinas, kaya kami ang pinakamabangis. Oh! Mukhang mabigat yun, no? Parang kami ang originally from Pinas. Kami pa rin ang pinakamabangis. Parang saan ka ba narinig yun? Bibiglan. Sa Bibiglan, no? Originally from Pinas. Handa na ba? Diba? Mabangis. Mabangis, no? So naipasok dito ni... Naipasok niya. Pero real talk yun, no? Originally from Pinas talaga. Donggalo. Talagang, oo, kasi yung Donggalo may sariling estilo talaga. Walang pinaggayahan to. Walang multi-multi. Talagang yung estilo nila, talagang iisa lang. Pero verse yan ni Ali ng Bibiglan. Na galing din sa Donggalo before, sa, no? Ghetto Dogs Batch 1. Donggalo, no? Artist. Chemical Ali, tsaka si... Idol yan. Balisaw-saw. Tapos, may yung nabanggit pa dito. So, ibabalik ko lang bahagya, no? About sa multi-multi. Pinakakasmala! Real talk dito! Ang usapan! Hindi ito multihang mabilis! Kami ang so, malinaw na sinasabi dito ni Rapweiler, no? Real talk dito ang usapan, hindi yung multi yan na mabilis, no? Parang wala siyang pakialam sa mga pamulti-multi mo o sa mga speed rap mo. Real talk ang usapan dito, ano ba talaga? Boom bap, isa boom bap. Hindi, kumbaga ano ba talaga ang pinagmulan? Ano bang nilalaman ng rap game na to? Para saan ba tong rap game na to? Yun ang real talk doon. Bakit ba nag-umpisa to? Ano bang pinaglalaban mo at pinaglalaban namin? Diba? Ano bang pinaglalaban namin? Diba? Para sa kultura. Diba? Para sa paggalang at respeto sa mga nauna. Yun ang ibig sabihin doon ni Rapweiler. No? Hindi yung makapag-multi ka lang, makapag-rap ka lang, sasali ka sa gantong eksena, may pinaglalaban, pinagtatanggol mo itong hari mo, na wala na mga patunay, no? Na siya talagang hari. No? Parang self-proclaimed lang din ito. Diba? Okay, so tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Kaya kami ang pinakamabangis. Puta ko parang gatilyo. Pag kumalapit walang sinisino. Matitinis nyo ang krusada. Pag tinis nyo ang Donggalo. Tangina mo, kay gobernador, huwag kang matulog sa pansita. So sinabi nga yun, no? Matik na to, no? Pag dinis mo ang krusada, dinis mo na rin yung Donggalo. Yun nga sinasabi ko, dinis mo ang Donggalo, dinis mo ang krusada. So iisang kulay sila. Yun nga yung nabanggit doon ni Supremo Pempre. O kung sino pa rin yung bumanat doon, si Rapweiler yung sa isang bibitawan mo, sa po ang babalik. Yun ang sinasabi, sinasabi ko para yung kay Lomi, na kilala niya si Andrew Itas, di niya kilala yung Krusada. Di ba?
Napaka-impokrito nun. Napaka-impokrito, no? Diba? Tsaka rap artist ka, imposibleng hindi mo kilala din yung mga artist na yan na mga naglabas ng album nung araw. Simple. Nung hindi pa ganung kabilis mag-release ng mga album. Kasi nung araw talagang may sa tape deck, 'di ba? May ano pa yan, may album pa yan, babasahin mo yan, 'di ba? Posibleng hindi mo napakinggan to. Posible. Eh bago ka pa sumikat, eh sikat na to sa iyo. At tsakang patok na to. Napaka-imposible na hindi mo malalaman at hindi mo kilala to. Eh nung araw ay sikat na to. 'Di ba? At higit sa lahat, may album pa sila. May album sila. Ay, ikaw may album ko ba dati? Unong araw, pasa pa ng demo tape. Diba? Ganyan pa lang araw eh. Talagang sakripisyo. O baga, ikaw, wala ka talagang album. Nasa track ka lang. Kinama ka lang sa track. Sinabi mo, problem, yung mga lumalaki ang ulo. Mahirap talaga. O lalo na to si, ano, si Boy Chibog. Diba? Pinagtatanggol niya yun. Humingi ng sorry din pala sa so, pagdating sa huli, no, nakikipag-ayos ka kaya Kuma. Pinanindi. Pero, o, sana, maging maayos nga yan. Maging maayos ang lahat. No? Sana maliwanagan din yung mga hindi pa naliliwanagan. At sana yung mga walaktot na daan na dinaanan ng iba, sana mapunta sa tuwid na daan. So, sana magamot na rin yung mga stiff neck mo. Hindi sila makalimon sa araw maalingon na. Para makalingon kayo sa mga nauna. Right, so tuloy-tuloy lang po tayo. So ito ay komento lang namin. Opinion. So opinion lang po namin to. So wala pong haters do dito ha. O, ngarat ka sa amin kung haters ka. Bra. Okay, so let's go. Bago na ang administrasyon, wala ka nang makakapitan. Malapit na magkaalaman kung sino-sino ang legit. Sa 2021 Rap Olympics. Oh! Talaga, so, can't wait. Sa 2021, no, Rap Olympics na ulit. So malalaman na kung sino talaga mga legit. No, so ito dadagsain na naman 'to katulad ng Rap Olympic 1, no. Ano namang dadagsain din natin 'yan. Okay. Yung Rap Olympic 1, 'di ba? Talagang sikat na sikat nung araw, no. Sobrang late. Hindi lang man mali, yung venue lang siguro. Oh. Talaga nga sinala, talagang nandun yung mga unang rapper. Mga sinaunang rapper, yung mga kilalang rapper, no? Hindi mga rapper-rapperan lang. Baka yung mga ibang nandidis dyan, yung time na yun, nandodong pa. Tsaka sa mga hindi kumikilala sa Tunggalo, no? Nandun yung mga judges nun, mga kinikilala yung mga ina-idolize yung mga rap artist, eh, product ng Tunggalo yun. So, huwag kang tanga. Huwag kang tanga. Oops, teka lang, wari. Alma lang. Ito maintenance, oh. Alright, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. So, kalma lang. So, joke lang po yun. Joke lang yung lahat ng mga sinasabi namin dito. Para mapasaya, good vibes lang po tayo. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Peace out! Magkaalaman kung sino-sino ang legit sa 2021 Rap Olympics na ulit. Oh! Alright, so ayan po ang disrespect ni Rap Wyler ng Crusada. Ganda ng chorus. Under of Tunggalo Records. Ganda ng chorus yung parang yung ginagawa natin dati. Ganyan tayo mag-chorus. So mga Pinoy hip-hop, ganda, no, maganda. Nilalaman po ng kanta na disrespect po ni Rap Wyler ay para po sa mga bumaboy ng kultura, sa mga rapper na mga walang respeto, sa mga rapper na hindi marunong tumingin sa mga nauna at di marunong kumilala ng hari, no, kung sino ba talaga. Hindi marunong lumingon. Kumbaga, so, ang nilalaman ng kanta niya, bakit ginatungan niyo pa? Imbis na pagsabihin talaga niyo, pinunsinti niyo pa. Pinagmamalaki niyo pa. Para sa amin, no? So, para sa amin, mga Kapinoy Hip Hop, no, talagang napakasarap pakinggan, no, na naglabas itong diss track si Rap Wyler, no? Rap Wyler, Rapin Lapa, isa lang sa amin yan sa pandinig namin kasi halos lahat ng ginawang nilabas na album niyan talagang napainggan namin kahit na yung sa Geta Dogs pa na Dear Critics, talagang yan dalawa na yun isa sa mga iniidolo namin pagdating sa rap, talagang mabigat yung mga binibitawan yan, talagang may suntok, kaya real talk
talagang may diin pag sila gumawa ng diss track, bilang no? Kanta, eh. May lapat talaga, may salpok, talagang sumusuntok. Alright, so maraming salamat po mga Kapinoy Hip Hop dyan, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click subscribe and hit pang notification bell para maging update po tayo sa mga bagong upload videos namin ilalabas. So I'm Gab2J. Mark Lau. Golem Dabs. So maraming salamat mga kapatid. And shout out nga pala sa labas, sa loob at labas ng bansa sa mga nanonood. You shout out. So peace out.